Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. And again, this is Coach Jefferson Libara. And today we will be discussing the beauty of cryptocurrency is in its high volatility. Today is September 8, 2021. And bakit natin kailangan i-discuss ito? Nako. Kagabi, hanggang madaling araw may nangyari. And I would like to share to you yung isang maliit lang na article na ginawa ko, yung mga paunang salita lamang. It says, a defining moment. Ito yung nangyari last 11 PM, kahapon ng gabi, wherein bumagsak lahat ng mga cryptos. Nako, ano bang ginawa ninyo? Okay, so titignan natin kung tama ba yung naging reaction ninyo or action ninyo. Okay, so last night, the cryptocurrency world was in total panic. Okay, binabasa ko yung forward ng aking article. Total panic while I sleep. The reason for the panic was the prices of cryptocurrencies took a deep dive, ending weeks of bullish trend in the market. I am not here to report about why the market dipped, but I find it a perfect opportunity to remind my coaches and others of an important lesson before you trade. Okay, what are the important lessons? Ito daw. Number one, goal, purpose, risk level, and capacity. It is a discipline I derive as an advocate of financial planning and as a former financial advisor. So yun, a defining moment. Bakit? Kasi ganito. Before we dig into that, iba't ibang goals, iba't ibang purpose, iba't ibang risk level, at iba't ibang capacity ay iba rin ang magiging reaction kung nakita mong bumagsak ang mga cryptocurrencies in their prices. So, ano nga ba? Bakit sinabi dito bumagsak pero dinidiscuss pa rin natin dito na the beauty of cryptocurrency is in its high volatility. Alam niyo, sa totoo lang, ang volatility ay isa sa mga katangian ng cryptocurrency. If you hate volatility, kung ayaw na ayaw niyo ang volatility, well, wala tayong magagawa. Cryptocurrency is not for you. Maybe some other investment instruments, pwede kayong mag-invest kung ayaw nyo ng very high volatility, kagaya ng time deposit sa mga banko, okay rin. Or you can buy a property, okay rin. Okay? But in cryptocurrency, yung volatility medyo talagang mataas. You can also do stock market, wherein yung sa stock market, sabi nila, very high na yung volatility, pero compared to cryptocurrency, mas high ang cryptocurrency. O, dun kayo sa lower, mas lower pa, you can ride the volatility using Forex trading. Okay, by the way, I am Coach Jefferson Libara from iHealth Coaching and Business Solutions. So, I would like to invite you sa iHealth Coaching and Business Solutions. We are offering this cryptocurrency certificate as a cryptocurrency consultant. So kung gusto nyong maging isang consultant ng cryptocurrency, isang mapapagtanungan ng mga tao about cryptocurrency and who will teach them about the fundamentals, basics, and in and outs of the system. Kung paano nga ba nag-ooperate in an unbiased manner. Eto, enroll kayo. I'll be posting the link doon sa description. Okay? So before anything else, I would also like to invite you in my blog, Jeff Lives Blogs, dito sa YouTube. I have a YouTube channel. Okay, search nyo lang, Jeff Lives Blogs. Pag gusto nyo ma-update ng mga iba't ibang kaganapan sa cryptocurrencies, at hindi lang cryptocurrencies, ha, halos lahat meron ako. We have a travel blog, mayroon yung mga tech tips, tips sa mga sasakyan, and also yung mga gadgets na bagong ginagamit or anong in and out or trends ng technology. Yan, marami yan. So, pero as of now, I am doing cryptocurrency. And of course,
Sino ang hindi makakalimot? My group, my beloved group, ang Crypto Harvesters Philippines. So how are you mga ka-harvests? Okay, I hope you're doing fine. I hope hindi kayo ninervyos kagabi. Okay? So you can also join our group sa Facebook. All you need to do is to find us in Facebook. And I'll also be posting the link in the description. So you can also join. Okay, so when joining sa Crypto Harvesters, please, walang mga hindi related na mga post. Baka mamaya magbebenta kayo doon ng mga ukay-ukay, mga damit, pamain-main. Well, sa cryptocurrency trading lang po tayo. Okay? Okay. My question. Noong gabing nag-deep dive ang crypto, kagabi, anong ginawa mo? Okay. Anong ginawa mo kagabi nung nag-deep dive ang crypto? A, nag-panic. Wow, siguro mangiyak-iyak ka na. Nakita mo, laki-laki ng investment mo. Nagpa-panic ka na kung anong gagawin ako. End of the world na po ba to? Tinanong mo. Okay, siguro na tawagan mo na lahat ng santo sa pagdarasal, sa kakapanik mo. Letter B, nag-sell, baka bumaba. Nag-sell ka, baka bumaba pa. Sabi mo, i-sell ko na lang para cut loss tayo. Okay, sino dito mga nag-sell na mga harvest? Okay, so check natin mamaya. C, nag-buy kasi bargain na. Wow. Okay, sinong mga malaki-laki ang pondo dito na nung nag-dip, nung nag-dive yung prices ng cryptocurrencies natin ay hindi nag-panic, hindi nag-sell, kundi ang ginawa, nag-shopping. Okay, shopping spree, nag-buy. Okay, taas ang kamay. Wow. Okay, letter D. Wala lang, natulog lang. Wala ka namang crypto eh. Wala naman akong crypto eh. Di natulog na lang. Pakialam ko. Di po ba? Siguro, based on the choices, siguro isa kayo sa mga taong nag-answer ng nag-panic, nag-sell, nag-buy, or natulog lang. Pero let us study. Ano nga ba ang implication nito? So, for example, we will have a case study ito sa SOL kay Manang Solidar or kay Sol. So, ito yung parang chart niya. So, nakikita natin. Actually, kapag nandito na banda, mas mataas pang pinanggalingan niyan. Pero ito kasi, start ng bumababa ang market. And then, kagabi, nag-dip siya. Nako, napakababa. Umabot siya ng 128. Eh, dati, nag-trade na tayo. Nasa 180 to 90 na siya. Eh, biglang bumagsak. Oo nga naman, nakakatakot ang nangyari. Pero right after that, nakita naman natin na umangat pa rin. And until this morning, as I discussed, nandito na siya. Okay? Hindi pa naman bumalik yung dating sigla, yung dating alindog ng Sol. Pero at least nakikita natin na mayroong slight recovery na nangyari. And that is the beauty of volatility. Hindi po ba? Nakita ninyo bumagsak, pero hindi po kayo nag-antay ng ilang araw, ng ilang buwan para umangat ulit. Sa totoo nga, right there and then eh. Pagkabagsak, tumaas ulit. Hindi po ba? Ayan. That's the beauty of volatility. Okay? Pero bago natin i-discuss o sinasabi natin volatility, eh, hindi nyo pa pala alam kung anong volatility. What is volatility nga ba? So ito, sabi nila, volatility is the rate at which the price or prices of a stock, nakalagay dito, pero parang nagkaroon lang ng typographical error, of a price increases or decreases over a particular period. So ibig sabihin, dito sa example natin dito, eh nagkaroon ng increase and decrease of price. Yung red is marked by decrease of price and then yung green naman is marked by an increase of price. Then afterwards, pagdating dito, bumagsak ulit. Pagdating dito, nag-up ulit ng bahagya. Then afterwards, bumagsak, nag-up ulit, bumagsak, nag-up, bumagsak. And then nag-up and then mayroon na namang signal na bumabagsak.
And that is volatility at a very short period of time. Ibig sabihin, palipat-lipat ng posisyon, or there is actually a change or papalit-palit ng price. Okay? So, yan po yung beauty ng volatility. Higher volatility often means higher risk. Okay? Sa mga traders, ang volatility is a risk. Oo nga. Sabi nga nilang stock market is already a risk. Bakit? Because there is a volatility in the market. May pa-change ng mga prices. And even in the forex, mayroong volatility sa forex. Pero ngayon, ikaw na walang background sa stock market, ikaw na walang background sa forex trading, nandito ka ngayon sa pinaka-volatile or pinaka-volatile sa kanilang lahat ang stock market trading. So, ang tinitingnan mo ngayon ay isang platform kung saan mas mataas ang risk compared sa mga yan. So, is there a risk? Yes, super taas ang risk. Pero it doesn't mean na kung may risk na, eh, hindi na tayo pwedeng mag-invest or mag-trade. Well, meron tayong sinasabing managing the risk. Kaya nga kanina, diniscuss ko yung mga points na ibig sabihin kapag bumabagsak ang market, meron tayong kanya-kanyang reaction. Bakit? May kanya-kanya tayong reaction because magkakaiba ang background natin, magkakaiba ang goals natin, that is G, magkakaiba ang what we call this, magkakaiba ang response natin, magkakaiba rin yung motives natin, okay, magkakaiba yung risk appetite natin, and then magkakaiba rin yung capacity natin, okay, capacity ng bulsa natin. Kaya magkakaiba ang risk level natin. It doesn't mean na kapag ang isang bagay ay hindi risky sa isang tao, ay hindi na rin risky sa'yo. Ang ibig sabihin niyan, it changes, okay, from one person to another. Pero, eto, sabi nga nila, the beauty of volatility is an opportunity to trade more frequent. Ibig sabihin, mas madalas kang mag-trade. Let's see itong graph na to. Okay? Itong graph na to nakita natin, for a very short period of time, ang dami mo ng points kung saan pwede ka mag-trade. Number one, ang pinakamaganda, nag-buy ka dito na portion. Okay? Naka-buy ka. Then afterwards, nung umangat, nag-sell ka dito na portion. And then hinintay mo ulit, okay? Naghintay ka lang ng bahagya, medyo bumagsak. Bumagsak, pumunta dito na part. Aba, maaaring nag-buy ka rin dito. And then, pwede nag-sell ka dito, pero napakaliit lang po ng tinubo mo or kinita mo. Then, inantay mo ulit, bumaba, maaari kang nag-buy rin dito, nag-sell dito. Okay? Sell pa rin yan, pero napakaliit ng margin. Pero nung bumagsak dito, ito ang pinakamaganda, nung bumagsak dito, nag-buy ka, and then nung pumunta dito, nag-sell ka. So, kumita ka pa rin. So, assuming that is around 60, sabihin natin, nasa 60, 63, 60, siguro, to 65, nakabuy ka and then naibenta mo ng 172.63, and that is actually a profit na sinasabi natin. So, ibig sabihin, yung volatility pala, hindi naman pala talaga kalaban. It's a means on how to trade more frequent. Okay? Next, ito. Ito ang nangyari kagabi. Nagkaroon ng dive. Nagkaroon ng deep. Bumaba siya 128 from the regular 180 to 190. Bigla siyang pumunta ng 128. Ang tinatawag natin dyan, ang tinatawag natin dito is a deep. Bakit? Bigla siyang sumadsad. Parang nag-crash landing. Nahulog. Dire-diretso. Napaka-steep. Okay. Ang hirap po niyan. Lalong-lalo na kapag at this point, medyo ninervyos ka, nagpanik ka. Nung nagpanik ka, sinel mo na agad. Okay, remember that in stocks and even in cryptocurrencies, kung yung mga taong nagpapanik, sila po yung mga natatalo. Bakit? Wala, hindi na iniisip. Eh, nagpahila sa bugso ng damdamin at emosyon. Anong nangyari? Nag-sell ka agad. Instead na babawi pa, wala na. Bakit? Eh, in-incur na niya yung loss eh. Naging realized loss na.
Okay, bakit? Bakit ko nasabi yun? Kasi after din naman nagkaroon ng pagbagsak doon sa 128, eh nagkaroon din naman ng recovery. We have a recovery. Ito, ang taas nga eh, naging 190, 192. Sa totoo lang, isa ako sa mga taong nakatulog kagabi. Okay, I bought siguro mga dito na portion nasa 171 nag-buy ako. Okay? And then sinet ko na lang automatically ng 191. Ganun ako talagang capacity mag-imagine. Well, natulog ako. Hindi ko na pinakailaman kung bakit na, kung nag-deep man yan o anong nangyari. Basta kinabukasan, nakita ko, nag-sell ako. Bakit? Nagkaroon siya ng recovery dito eh. 192. Tingnan mo, 191 ako nag-sell. Sa 192 siya, nag-peak ulit. Okay, so nalugi ba ako nung bumagsak ang market? Hindi. Bakit? Kumita pa nga ako eh, nung nag-recover. Okay, so ganyan lang. So don't expect na dahil bumagsak na siya ng ganyan, eh magiging forever na yan. Yan po ang volatility. Ibig sabihin, medyo tatagal man yan, siguro mga minutos or an hour, pero that doesn't mean na dyan na talaga yung price na hindi nagagalaw sa 128.01. There will always come a recovery period. There will always come a reversal. Okay? Ang swings po sa trading is normal. Kung hindi po kayo mahilig sa swings, kung sa tingin niyo tumataas ang inyong presyon every time there is a swings in market, a positive swing or a negative swing, aba, huwag na lang po kayong mag-trade. Baka sasakit pa ang ulo ninyo later on. So, ito na yung kabuuang story. Numerecho, and then nakikita natin mayroong slight decrease, pero I believe tataas pa rin ito. Okay? Bakit? Eh, ganyan talaga ang characteristic ng curve eh. Minsan bababa, minsan tataas. That is a general principle in trading. Okay? Hindi naman magpa-flatline yan. Bihira lang. Siguro kung wala na talaga, sumabog na lahat tong mga ang mundo, talagang magpa-flatline na yan. Pero ang graph na nakikita mo na may ups and downs is a sign of life. Okay? Ibig sabihin may buhay yan. Buhay na buhay. So, what you should have done? Ano dapat na ginawa mo nung nakita mo na bumagsak? Nagpanik ka, nag-sell. Okay? Okay. So, ang training namin sa mga ka-harvest namin is that whenever there is an opportunity na nag-down ang market, it is a time to buy. That is a shopping spree. Actually, hindi ko nga natutunan to sa cryptocurrency. Natutunan ko to sa mga mentors ko, sa mga boss ko dati sa sabihin na natin sa isang insurance industry na lagi niyang sinasabi na kapag bumagsak ang market, it is a shopping. It is a shopping spree. It is a bargain. Okay, tuwing ang bumabagsak ang stock market, ang tawag nga nila doon eh, the stock market is on sale. Okay? So kapag bumabagsak ang cryptocurrency, alam niyo ang tawag din natin diyan, the cryptocurrency or cryptocurrency on sale din. Bakit? It's a time for you to buy. Bakit di ka pa ba magbabay? Eh, nagkaroon ka na ng opportunity to buy. Anong antayin mo? Akyat ulit pagkatapos dun ka magbabay? Mahirap na. Okay, magbuy ka dun sa baba kapag mura. Okay? Number one, it is just a market correction. Anong ibig sabihin ng market correction? Sabi nila, when I was still dealing with stocks, sa mga ganun, with my bosses noon, ang sabi nila, it's a market correction. And sabi rin ng iba, a market correction is a subtle way of saying that the market is going down. Ah, hindi naman. Okay? Ano bang ibig sabihin talaga ng market correction? Ang market correction is a decline of 10% or greater. So nagkaroon ba ng decline ng 10% or greater dito sa graph natin? From here, nagkaroon ng 10% or greater. So it's a correction in the price of security asset or a financial market, just like cryptocurrency. So it is a correction. So, ibig bang sabihin kapag correction, wala nang pag-asa? Hindi. It's just temporary. Although some corrections may take days,
may take months, matagal. Okay? But in cryptocurrency trading, ito nga ang napakaganda eh. Ano? Ang correction, minutos lang. Nainip ka pa, bumalik din lang naman kagad. Okay? So next, a correction can be positive by providing an opportunity to buy. Ito na naman sinasabi ko. Not all corrections are bad, but if you see it in a brighter light, in the other side of the fence, napakaganda. Why? It's an opportunity to buy. Halimbawa, ang Bitcoin, napakataas na. When converted to peso, nasa 2. Pumapalo na. Parang 2.5 million, 2.4, 2.5 million. Eh, ang hirap nang pumasok dahil kasagsagan na siyang bullish. Pero we are given a market correction. Nagkaroon ng jitter. Jitter sa market, biglang bumagsak so that tayo na huling papasok or sa mga papasok pa lang, nagkaroon ng oportunidad. That's why a market correction or a dip like that is an opportunity for you to join, okay? Or to ride the bull. Yan lang yun, okay? So, that is the beauty of cryptocurrency. Why? Because cryptocurrency is the power is on the people. Nandun sa tao. Ang cryptocurrency, nandun sa tao ang power ng kanyang currency. Bakit? Bakit nandun sa kanya? Because that person can decide whether or not he uses that money in trading, whether or not he has the freedom, the liberty to spend it the way he wants it to be. Okay? Kahit virtual yan, okay, nandun sa kanya ang control ng money. Wala dun sa government ang control ng money. Wala sa isang centralized network or centralized institution ang control. Kaya nga decentralized ang tawag eh. Okay? And next, the power of choice. Banggit natin kanina. Eh, nandun sa kanya. Kung anong gusto niyang gawin sa cryptocurrency niya, gusto niyang i-trade, okay. Gusto niyang i-sell, okay. Gusto niyang mag-buy ng cryptocurrency, gusto niyang mag-hoard ng cryptocurrency, it's okay. Nandyan sa kanya. And the power of volatility. Okay. There is power in volatility. Siguro karamihan sa atin, kapag naririnig ang volatility, natatakot na. But I tell you, in cryptocurrency, this is something positive. And there is power in volatility. Why is there power in volatility? Because in volatility, we trade. And we trade more frequent. The more volatile it is, the more frequent you will trade. Okay? So that's it. So again, I invite you to subscribe in my blog, Jeffrey Lips Blogs. And my YouTube channel, yan po yung pangalan, search na lang po ninyo. And you may also join our group, Crypto Harvesters Philippines. So thank you and stay tuned for another vlog na susunod, okay? So shout out pala sa mga nag-message sa atin. Nung tinanong ko doon sa post ko kung anong naging reaction nila, ito sa mga pinaka-trending na nag-message kung ano ang ginawa nila nung nakita nilang nag-drop ang kanilang mga cryptocurrencies. Okay, galing sa mga kaibigan natin ito, ang sagot niya ay ito. Nag-panic kami kagabi. As in, panic buying. Wow! Nung bumagsak, nag-panic daw sila. Pero hindi yung nag-panic in fear. Ha? Ito, nag-panic sila na bibili. Nag-uunahan silang bibili. And napakaganda. Bakit? You are living by the principle na buy low and sell high. No, ngayong mababa, anong gagawin? Buy. Okay. So, meron din isa. Meron pa. Maraming nag-message. Sir, patulong naman sa MetaMask. Okay, sige. Sa susunod yan. And then mayroon pa, hold lang muna, wait and see. Okay, wait and see. Okay, depende sa inyo. Pero that is your decision. Okay? Hindi ko naman sasabihin na tama, hindi ko naman sasabihin na mali. Mahirap na. Okay, because I don't know kung ano yung mga preferences ninyo. I don't know yung risk profile ninyo. And then may nagsabi naman dito,
Okay, time to buy, buy, buy. Okay, tama. Time to buy, buy, buy. Okay lang. Okay, so maraming salamat for lending your time. Sana may napulot kayo at natutunan dito sa ating crypto lesson for today. Okay, bye-bye!